guys, good morning. Sunday. So, ngayon nandito kami sa Rojas Boulevard ng aking asawa. Ayan, nagda-drive siya. Total nandito na kami sa Rojas Boulevard. Titignan namin ngayon yung ginagawang Manila Bay, rehabilitation ng Manila Bay. Tara, samahan niyo kami. Kahabaan ng Manila Bay. Dito kami sa footbridge kung saan natin natatanaw yung white sand natin na itatambak sa 500 meter stretch ng Manila Bay. Ito yung white sand. Ito ay hindi purong white sand. Ito ay tinatawag nilang synthetic sand kasi hindi talaga siya yung nakikita nating sand na makikita sa sikat na beach kagaya ng Boracay. Ito ay gawa sa dolomite rocks na dinurog. So yan, sa kahabaan ng 500 meter ay tatambakan yan guys na synthetic sand. So guys, magkano ang ginastos para sa rehabilitation na yan? 389,000. Wow! Ganyan kalaki ang gastos sa paglalagay ng synthetic white sand sa ating Manila Bay. Ito guys, oh. Ganyan kalaki ang halaga na ginastos para sa pagpapaganda ng ating Manila Bay. Yan guys yung flooring ng white sand. Diyan ngayon nakalatag yung white sand na pinapantay sa ibabaw. Ang ganda niya, no? So, 500 meter stretch nitong kahabaan ng Manila Bay ay lalagyan ng synthetic white sand. So, ito guys, hindi talaga pure white sand. Ito ay synthetic, gawa sa dolomite rocks na dinurog mula sa Cebu. Sa Cebu pa galing yan. So, bakit hindi na lang natural white sand ang nilagay? So, may batas kasi na nagbabawal na kumuha ng white sand sa ating mga coastal areas na at i-transfer sa ibang lugar. Kaya ang ginawa ng gobyerno ay synthetic white sand ang nilagay dito. Nakahawig naman ng Boracay. So, excited naman na kami. Or siguro lahat tayo ay ma-excite dito matapos ang magiging ala Boracay na Manila Bay. At matatapos ito sa September 19 sa kasabay ng pagdiriwang na International Coastal Cleanup Day. So, September 19 yan. So guys, pag natapos ito, maging responsable tayo sa ating kapaligiran. Huwag tayong magkalat dito, ito ay magiging kasyalan dito
sa Manila Bay. Pero guys, hindi ito swimmable ah. Hindi siya swimmable dahil ang ating dagat dito ngayon sa Manila Bay ay hindi pa pwede paliguan. Ayon ito sa DENR. Ito guys, yung katabi niyan ay ang US Embassy. So, sa tapat nito guys, itong ginagawa na to ay may mga hotel. May mga hotel. Ito yung Rojas Boulevard. So, andito kami ngayon sa footbridge. Yan ang hotel. Ito yung 360 view mula sa aming lugar. Sa ngayon, walang gumagawa kasi Sunday. So, abangan natin to guys matapos. At babalik kami dito para ipakita sa inyo ano ang itsura ng bagong Manila Bay sa September 19, kasabay ng pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day. So, suporta natin guys ang ating gobyerno. Ayan natin matapos itong proyekto na ikaka-attract ng mga turismo after ng ating kinakaharap na problema sa ating bayan. So guys, pa-uwi na kami. So ako guys, narinig ko yun. So ako guys, pabor ako sa ginagawa ng ating gobyerno sa rehabilitation ng ating Manila Bay. So kasi malaking tulong ito para sa ating turismo pagkatapos ng problema ang ating kinakaharap, makaka-attract ito ng mas maraming turismo. So hindi na natin kailangan papunta sa Boracay, sa Palawan para makakita na ala Boracay na beach. Dito lang sa Manila ay meron na tayo. Thank you guys for watching.